Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. Once again, this is Laro TV. And for today's video nga mga kalaro, pag-usapan natin kung paano po natin matatalo, posibleng matalo, ito pong napakalakas na kupunan ng New Zealand mga kalaro. And pag-usapan din po natin yung possible starting five nito ni CTC for the New Zealand game. Pag-usapan natin yan mga kalaro, pero syempre bago yan. If this is your first time na kayo po ay mapadpad sa ating YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Pakit yung notification bell, syempre yung all, huwag nyo kalimutang isama para hindi kayo mahuli sa mga bagong videos and updates na atin pong ipapalabas. Yun yan, no, mga kalaro, makailang beses na po tayong tinalo ng New Zealand. Eh, isa po ito, kupunan na never pa nating natatalo sa world stage. Kabilang po dyan, ito pong Australia, no. I'm talking about ito pong mga kagrupo natin dito sa Asia, no? And actually, mga kalaro, dalawa na lamang po talagang kupunan dito sa Asia ang hindi pa natin natatalo. Dahil, di ba, natalo na po natin ang ilan po sa mga malalakas na kupunan dito sa Asia, kagaya po ng China, kagaya din po ng Korea, no? Na never po tayo o halos hindi talaga tayo manalo before. Pero ngayon, mga kalaro, ay natatalo na po natin yung mga ganyang malalakas na kupunan. And eto nga, mga kalaro, next target po natin na sana, no, ay matalo po natin mamaya. Ito pong New Zealand, mga kalaro. At paano nga ba, no? Paano nga ba ang paraan? Paano po natin matatalo ito pong malakas na kupunan ng New Zealand, mga kalaro? Well, no, ang kailangan po, mga factors na kailangan pong mangyari dyan o gawin ito ni CTC mga kalaro. First, of course, they have to work out on defense. Especially ngayon na medyo nabawasan tayo ng mga defensive players like Malonson. Eto nga po si AJ Edo na sa bilig mga kalaro, kumakamada ito ng 5 blocks, no, and 1. Actually, best, no, pagdating po sa blangkahan. Eto pong si AJ Edo. When we are talking about bilig mga kalaro, and one of the best defensive players and imports, no, dito po sa B-League mga kalaro. Napakalaking bagay ng isang AJ Edo pagdating po sa depensa. And actually, yan po talaga yung kanyang biggest role dito po sa kanyang kupunan dito sa B-League mga kalaro. And of course, itong si Malonso, no, that they actually help ito pong Gilas Pilipinas sana pagdating din po sa depensa. Pero again, medyo masakit, no, sayang at wala po itong dalawang players na to for the Gilas Pilipinas against New Zealand mga kalaro. But of course, CTC should adjust mga kalaro and work out on defense. Kailangan pong depensahan ito pong mga magagaling na players dito po sa New Zealand, especially ito pong kanilang taga-timon, no, na si Corey Webster na isa rin po sa mga nagpahirap sa atin during the qualifiers nga dito sa 2016, no, Olympics qualifiers noon. And of course, ito pong import din, dating import dito sa PBA na si Tom Vodanovic mga kalaro. Isa po talaga sa mga magagaling na kupunan niya na players yan dito po sa kupunan ng New Zealand. And those veteran players mga kalaro, eh magpapahirap ulit yan sa atin mamaya. So CTC should actually adjust on the defensive end. Kailangan pong bantayan yung mga players na yan. And eh, hindi pa yan, no, yung mga bagong players pa na hindi masyadong na-scout before. At dahil nga, mga baguhan po yan dito sa kupunan ng New Zealand. And kailangan po talagang igiha, no? First quarter siguro, mga kalaro, eh, parang, no, tansyahan yan, no? Adjustment yan. Titingnan niya ni CTC kung ano po yung mga dapat i-workout, no? Diyan niya po, totally ma-i-scout po yung mga players ng mga bago, mga young gunners ng New Zealand. And coming sa second quarter, tingin ko dyan na medyo i-apply ni CTC yung mga napansin niya on the first quarter. Tingnan natin kung ano po yung magiging takbo ng depensa ng Kilas Pilipinas mamaya against New Zealand mga kalaro. Second na kailangan pong i-workout dito, of course, yung shooting ng ating Kilas Pilipinas. JB should be utilized, no, and of course yung mga gunners natin outside. Ito pong si Mason Amos na may tira po yan sa perimeter and outside mga kalaro. Ito din si Optana, no, kailangan pong i-utilize yan ni CTC in order for us to build a strong offensive power against dito niya sa New Zealand mga kalaro. And 'di ba, JMF kailangan pong i-utilize sa ilalim yan. Though itong si JMF magiging medyo, of course, alam naman po natin, no, hindi po kabilisan. Hindi po kasi ito yung tempo ng laro ni JMF, mga laro. Aminin po natin to. Dahil itong New Zealand, patatakbuhin tayo, patatakbuhin ito, no. Fast pace, asahan po natin yung fast pace nito. Pero maasahan natin si JMF. Itong New Zealand, mga kalaro, hindi lang sila fast pace. Napaka-physical din po mga players yan. So, I think, dun po magagamit maigi. Ito pong Jun Mar Fajardo, mga kalaro. Second, of course, third, na factor, no, na kailangan pong gumana mamaya. At of course, ito pong turnovers, kailangan pong ma-lessen natin yung turnovers dahil alam naman po natin yung klase po, no,
ng basketball internationally. If you, 'di ba, turn the ball over, magiging puntos 'yan sa kabilang koponan, mga kalaro. Mai-utilize 'yan ng kabilang koponan. If we have more turnovers, mas malaking chance, 'di ba, na matambakan po tayo mamaya ng New Zealand. So kailangan po talaga i-lessen yung mga turnovers. Well, in fairness naman dito sa ating Gilas Pilipinas, mga kalaro, maganda na yung chemistry, kasi pag mas maganda po yung chemistry ng isang koponan, mas lessen po, no, mas konti yung turnover. And kailangan talaga eh na at least almost perfect, no. Dahil alam naman po natin wala namang perfectong opensa and depensa, mga kalaro, pero at least almost perfect ang gawin po sana ng Gilas Pilipinas mamaya, especially sa napakalakas na koponan ng New Zealand. Bawal talaga magkamali, mga kalaro. And turnovers is one of the key factor, no, on winning some games, mga kalaro. So yun. And of course, pang-apat, mga kalaro, kailangan pong ma-utilize ni CTC itong si JB nga, mga kalaro. Sabi po niya, di ba, bago po yung laban, eh, motivated daw itong si JB. At, di ba, parang binalaan doon ni CTC ito pong New Zealand, dahil sabi niya nga, di ba, natutuwa siya dahil motivated ngayon si JB, at nakakatakot daw kapag motivated itong si JB. Well, tingnan natin mamaya, mga kalaro. And kailangan pong ma-utilize yung motivation na yan na sinasabi ni CTC later sa laban po against New Zealand. Tingnan natin kung gaano ba ka-motivated ito pong JB. Despite, no, na medyo may fatigue factor nga dahil mga sa mga pinagdaanan po nitong Justin Brownlee. So tingnan natin mamaya kung paano po lalabas, no, yung pagiging motivated ng isang Justin Brownlee. So kailangan pong ma-utilize yan ni CTC, mga kalaro. And in fact, dito po sa buong FIBA, no, ito pong si JB ang may pinakamataas na efficiency pagdating po sa koponan, no. So yun, at sana, no, makip yan ni JB mamaya, mga kalaro, maging efficient pa rin siya during the game, mga kalaro. So yun, ma-lessen yung turnovers, workout on shooting and defense, ano. And of course, utilize JB. And of course, kailangan din pong ma-utilize yung mga bigs natin, mga kalaro. So, Mason Amos, di ba? Junmar Fajardo, Japet Aguilar. Those players po, kailangan pong ma-utilize. And Kai Soto, of course, no, bago natin makalimutan, Kai Soto, kailangan pong ma-utilize ni CTC yung mga bigs natin. Dahil alam naman po natin, etong New Zealand, matatangkad po yan. At hindi lang matatangkad, mga kalaro. May shooting, di ba? May skills. At diba, may bilis din yung mga yan, mga kalaro. So, kailangan pong tapatan ni CTC yung mga bigs dito pong New Zealand, mga kalaro. Kailangan po nating tapatan yan with our also version of our bigs, mga kalaro. Kailangan pong mag-workout yung mga shooting ng mga malalaki natin, mga kalaro. So, yun. At kailangan po talaga importante yung mga bigs na yan pang tapatan. And in fairness naman, no, mga kalaro, according po dun sa report, eh yung height average daw po ng New Zealand, eh kapareho lang din ng height average ng Gilas Pilipinas. So, well, wala pa po tayong AJ Edo niyan. Siguro kung may Edo tayo, sayang, no? Baka mas malakas, mas matangkad po yung average natin compared to New Zealand. Pero okay na rin, no? At least hindi tayo below doon sa New Zealand yung in terms of height average, mga kalaro. So yun, yun po yung mga kailangan gawin po ni CTC to win this battle against New Zealand. And pag-usapan naman po natin, mga kalaro, yung possible na starting lineup na gagamitin po nito ni CTC later, no, sa laban nila against New Zealand, mga kalaro. Pag-usapan po natin first, of course, si JB, no, given na yan, talagang mag-i-start po yan si JB, mga kalaro. Kasama po ni JB, possible, etong si Kai Soto instead of JMF, dahil nga first quarter, mga kalaro, maaaring sukatan yan, eh, no, maaaring titingnan ni CTC kung paano ba mag-work yung team, no, sa upcoming mga quarters and hanggang sa dulo, no? So, titingnan pa yan. So, possible po na ang mag-start nito sa center itong si Kai Soto, mga kalaro. Though sinabi din po ni CTC na posible niyang pagsabayan itong si Kai Soto at si Junmar Fajardo on the floor. Pero, tingnan pa rin po natin yan, mga kalaro, kung gagawin niya yan later on or against dito po sa New Zealand, mga kalaro. Pero, tingin po natin na mag-i-start mamaya talaga itong si Kai Soto. Next, of course, ito pong si Dwight Ramos, si Papa Dwight, no? Lagi na pong nag-i-start yan. Pansin natin, all the games, lagi pong starting five. Ito pong si Papa Dwight. That's given na rin, kagaya po ni JB, mga kalaro. And of course, together with Dwight Ramos, kasama din po dyan si Japet Aguilar, no? At
lastly, ito pong si Scottie Thompson, no. Nakikita natin, napapansin po natin sa kada laro po, no, ng Gilas Pilipinas, kung hindi dalawa, tatlo, no, yung nakikita po nating Ginebra players na ginagamit po ni CTC, no. Kung mapapansin nyo, kung babalikan nyo po yung mga naunang starting five, talagang hindi mawawala yung dalawa or tatlong Ginebra players. So, posible po mamaya na nandyan si JB, nandyan si Scottie, at nandyan si Japet. Parang given na rin yan, eh. Pero itong si Japet, mga kalaro, tingin natin medyo hindi pa sigurado yan, no, na mag-i-start. Well, tingnan pa rin po natin dahil nga sinabi ni CTC, kung i-consider po natin yung sinabi ni CTC na pagsasabayin niya itong si Japet at itong si JMF, posible po na ilagay niya itong si JMF agad instead of Japet Aguilar. Pero again, medyo mababang chance yan, no? So, malamang it's Japet. Pero again, tingin ko hindi pa sigurado itong si Japet. But again, yun po yung nakikita po natin starting five mamaya, no? JB, Kai Soto, Papa Dwight, and of course, Scottie.